Bakit nga po Sniper 155 ang pipiliin nating motor? Unang-una kasi dyan mga idol yung handling nito. So pang long distance, hindi mangangalay yung katawan mo dito. 30 months, 5,923. And then sa 3 years naman po, 5,278. So re-revise pa po yan na. So what's up guys, kumusta po kayo dyan? Chris Ride Moto Vlog nga po pala. So for today's, maghanap tayo ng Sniper 155R ng Yamaha. Marami po kasi nagre-request ng motor na to. Alamin natin yung spot cast, installment update, tsaka yung specs din ng motor na to. A few moments later. So ayan, nandito ngayon tayo sa Duwik Sam Inc, Barangay Lagao, General Santos City. So ayan, meron tayo nakita ang Sniper 155R version. Grabe, napakalupit mga idol. Napakarami kasi nagre-request sa akin nito. Matagal na itong lumabas pero ngayon ko lang nakita talaga ng malapitan. Sniper 155R, ito naman yung Sniper standard version. Alamin natin yung spot cast nito tsaka installment update mga idol. Ayan, dito sa headlight niya mga idol, ayan, naka-glossy po siya. Makapal po yung ano niya dito, yung plastic niya dito. Ayan o, oh. Wow. Napakaganda talaga mga idol. Napaka-glossy. Tapos dito naman po sa bandang baba. Wow. So ayan, napakaganda ng pagkaka-design. Meron po siyang logo dito ng ano, Yamaha. Tapos dito marami na siyang mga ano, ayan o, korte-korte. Sticker niya. Meron po siyang maliit na blue dito na patulis. Ayan o. Tapos nakalagay naman dito, Sniper. Dito naman sa kabila ay 6-speed. Ayan o. Pag tiningala natin si Sniper, ayan o, lumalabas yung pagka-aggressive niya. Ayan o, napakaganda. Ito po yung DRL niya. Ayan o, daytime running lights. Lahat po ng ilaw nito naka-LED na po mga idol. Ayan, dito sa headlight niya. At ito naman yung high beam niya. Yung dito sa bandang baba, naka-LED na po ito lahat. Maliban lang dito sa signal light niya na naka-halogen bulb pa siya. So ito lang yung naka-halogen bulb, itong signal light niya. Left and right po yan. Tigkabilaan po yan mga idol. So dito naman po tayo sa front telescopic nito. May kaliitan pa rin yung telescopic ni Sniper, pero okay naman, goods na goods din naman. Ito naman po yung front fender niya. Makapal po siya mga idol. Ayan, napakaganda rin ang pagkaka-design hanggang dito, yan o. Tapos sa braking system naman po nito sa harapan. Ayan, naka-hydraulic disc brake, naka-double piston po. Ayan o, kapit na kapit po yan. Double piston na po yan. Size naman po ng gulong nito ay 90x80. And then 17 inches naman po yung laki ng mags nito. Stock tire, IRC yung brand. Naka-tubeless na po ito mga idol. So napakaganda. Naman tayo sa bandang side niya. Ayan o, napaka-glossy mga idol. Ayan o, glossy na glossy. Dito yung logo niya. Meron po isang sticker dito. Ayan o. Tapos Sniper, ayun o, medyo putol po siya dito. So ito yung labasan ng hangin niya. Pag pumapasok yung hangin dito, dito naman yung lumalabas. So maganda to sa aerodynamics mga idol. Ibang iba talaga yung formahan nito ni Sniper. Ayun o, patulis din po siya dito. Ayun o, nagtag po siya dito. Ayun o, Sniper 155R. Napakaganda ng pagkakagawa ng decals niya mga idol. Ayun o, lumalabas po yung pagka ano niya, elegant tsaka aggressive. Ito naman parte mga idol na matte black na po ito. So dito banda, matte black na po ito. Ayan, matte black. Tapos dito papunta dito, ayan o, patulis na masyado mga idol. Kaya kung makikita mo pag malayuan, ayan o, ang laki-laki niya tingnan dito sa harapan. Tapos ang tulis ng ano niya, ng likod niya. So dito naman po yung muffler niya. Ayan, meron po siyang heat guard. Napaka ano rin, ng heat guard niya, napakahaba. Ayan o, plastic hanggang dito. Ayan o, safe na safe sa mga ano, sa mga paa natin. Naman po yung foot brake niya, medyo classic pa yung design niya, medyo pabilog pa siya yung dito niya banda. So ayan, maganda rin po dito mga idol yung footrest niya, natitiklop. Ayan o, natitiklop po siya. Pero wala na po itong kickstart. Ayan, ito yung nawala dito sa Sniper natin, kickstart. Wala na po itong kickstart. Ito naman po yung footrest ng backride natin. Yan, sa braking system naman po nito sa likod, naka-hydraulic disc brake, naka-single piston po yung caliper niya. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likod ay 130x70, and then 17 inches po yung laki ng mags nito. IRC po ang brand ng stock tire nito. Naman po yung monoshock niya. Ayan o, yung shock niya sa likod, naka-mono po siya. Wala po siyang cover yung shock niya dito. Ayan o. Dito naman po yung tail light, brake light,
napakatulis mga idol ayo. Naman dito banda ayan oh, medyo pahaba ayan. Tapos dito banda yung lagayan natin ng plate. LED na po ang ilaw nito sa likod at yung signal light naman ay naka halogen bulb. So dito naman po tayo sa handlebar niya. So ayan, nandito po yung high beam, low beam at meron po isang pass light ayan oh, napakaganda kasi may pass light na siya. Dito naman po yung left and right na signal light, dito naman po yung horn niya. Dito naman sa bandang kanan, andito po yung hazard niya, kill switch, tsaka electric start. Yan o, kompleto. So dito naman sa bandang baba, mayroon po siyang power outlet. Ayan o, 12 volts po ito. And then 12 watts. Ayan o. Yan, may rubber din siyang ano, takip. Naka-keyless na rin po ito. Ayan o, naka-keyless na. So pipindutin nyo na lang po ito, bubukas na yung ano nyo, upuan. Sa makina naman po tayo. So ito po ay 155cc, naka liquid cooled, naka BBA na rin po ito mga idol, naka fuel injected, so mas matipid po sa gas, naka 4 valve, and then naka 6 speed na po ito mga idol. Ang wala lang dito mga idol, wala po siyang ABS, wala na rin po itong kickstart, so sana linagyan din nila sa instrument panel gauges ng voltmeter. Dumako naman po tayo sa spotcast na ito, tsaka installment update. So Yamaha Sniper 155R. So ang spotcast po nila dito sa Duwik Sam ay 128,000. So ayan po, spotcast nila ay 128,000. So dumako naman po tayo sa installment update naman nito, kung magkano ba yung down payment nito. So ayan, sa down payment po mga idol, ayan, 14,000. So ayan po yung down payment nila dito ng Sniper 155R. So sa 3 months po, ayan, 28,867. Sa 6 months, 21,389. Sa 12 months, 1 year, 11,723. So ayan, sa 18 months naman po, 8,500 ang monthly. Sa 24 months, 6,889. Sa 30 months, 5,923. And then sa 3 years naman po, 5,278. So re-rebits pa po yan ng 200 pesos. So ayan, lahat po yan may rebits pa na 200 pesos. So ang pinagkaiba lang naman itong dalawa sa standard tsaka R version ay ito po ang ano nya, keyless na po kasi ito mga idol. Ayan o, naka keyless na po ito. At meron po siyang power outlet. Ayan o, 12 volt. And then yung sa braking system nito sa harapan, ayan, naka dual piston po yung caliper nya. Ayan, so mas makapit mga idol. So ayan lang po yung pinagkaiba nila. Bakit nga po Sniper 155 ang pipiliin nating motor? Unang-una kasi dyan mga idol yung handling nito. So pang long distance, hindi mangangalay yung katawan mo dito. So mas comfortable to. Pangalawa dyan yung tipid sa gas kasi naka fuel injection na rin po ito. Yung power ng makina, naka BBA. And then sa pormahan, di nagpapahuli mga idol. Napaka futuristic, napaka aggressive ng design niya. Sa aftermarket naman, marami kayong mabibiling mga accessories nito. So basta Yamaha, maraming accessories yan mga idol. So yun po mga idol, thank you and God bless.